Hello guys, ito muli si Papa Ton. Mabati sa inyo ng isang magandang araw. At nasa mga kayo naroroon at anong ginagawa niyo sa masubuhay sa mga oras ngayon. Sana eh, mag-ingat-ingat kayo. Ingat tayo lahat. Guys, dati nang ginagawa ko tuwing wala akong biyahe, luluto ako dito sa bahay ng ulam namin. Simpleng pagkain na ito, lulutuin ko guys. Panoorin nyo ako at husgahan nyo kung tama ang aking pagluto ng ulam na ito. Sweet and sour. Tuna bill ito. Tuna. Tara guys. Guys, muli sa Papa Ton. Bago natin pagpatuloy ang video na ito. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Pinutin ang notification bell para maging updated kayo sa sunod ng video ko. Tara guys, panoorin natin ang video na to. So, ito guys, ang unang prepare ko. Naghiwa na rin ako ng sibuyas. Tapos, luya. Tapos, bell pepper. Isa sa mga ingredients na gagawin ko ngayon sa pagluto at mayroon sibuyas. So ganun lang guys, samahan nyo ako sa pagluluto ko ngayong araw para sa pagkain po namin. So ito yung tuna na nabili ko, medyo mahal nga lang kamahalan, apat na hiwa lang to guys. Actually, wala pa itong 1 kilo na ito. 100 plus, kulang-kulang da, 200 yan. So, ganoon lang, medyo ano muna kami ngayon. Isda muna kami, kaya... So guys, tara umpisa na natin ang procedure sa pagluluto ng sweet and sour. At kung may mga pa, may kulang ako, pwede kaya mag-comment para sa susunod na pagluluto ko ay may dagdag ko. Ba guys. Gawin natin tanggalin muna natin ng bell pepper yung laman niya. Kasi hindi na makasali ito sa isasama at sa pagkain. Kasi hindi naman pwede kainin yung laman nito. So guys, malinis na ito. Nahugasan ko na ito kanina. So hindi ko na nakita sa video na hinugasan ko. Puro hugas po na yan. So hiwain natin ng kahit paano magandang tingnan. So, itong bawang, garlic guys, garlic. Galing kami ng palingki sa sa lugar namin dito sa Maymuson. So, ang daming tao. So, hirap ang malingki pag dikit-dikit pa yung mga tao sa palingki. Pero ingat-ingat lang. Hindi may iwasan ng social distancing kasi palingki ngayon hindi naman masyadong crowded. May mga tao rin, marami rin, pero hindi ganun ka sobrang crowded yung tao. So okay naman. Tsaka guys, vaccinated na rin ako. At paano, may protection na rin ako. Ganun pa man, tinatamaan pa rin. Na may vaccine na, tinatamaan pa rin. Dinadakuan pa rin ng sakit. Kaya nga ako guys, medyo kagagaling ko lang. Yung pamilya ko naman ang medyo tinamaan. So far okay na namang iba. So ganoon guys, ito na lang muna. So magluluto na tayo. So ganoon kasi sobrang init sa kusina namin. So, umpisa natin magluto.
Dali guys, pupwisto ko lang yung camera ko kasi medyo madilim dito sa ilaw namin, hindi masyado maliwanag guys. So hindi guys ah, so guys ito na, proceed na tayo. So isa natin yung kawali ko, malinis to guys, ganyan lang si maitim kasi matagal lang namin nga nito ginagamit. So maliit pa yung mga anak ko, ginamit namin to. Tipritoy muna natin yung isda, tsaka tayo gigisahin natin yung mga ingredients, mga ricardo niya para malasa. Kasi ganun yung pag alam kong pagluluto ng sweet and sour. Prepare mo na yung isda, then lutuin mo yung mga ingredients. Ganun lang kasimple, saan mabilis na luto lang to. Simpleng ingredients. Sana malasa to. Magusto ng aking mga kasama sa bahay. Alright. Guys, mainit na yung mantika. Ito na. So, ayan, ilagay na natin yung isda. Para tuloy-tuloy na yung pagluluto kasi matakbong oras. So guys, luto na yung isda natin. So gigisa na tayo ng ingredients. Tignan natin yung luya. Camera ko guys, so ang hirap mag vlog ang walang pwesto maayos. Mula na yung ang luya, sunod natin ang sibuyas. So, susunod natin guys ang sibuyas. Sabihin na rin natin yung bawang. Kasi para sabi sila maluto, mayroong kasing san maluto ng ng sibuyas, ang bawang hindi pa. So sabihin na natin sila, kasi medyo okay na yung kulay ng sibuyas at bawang. Sabay na nalagyan na natin ng mga kung ano yung mga yung green pepper natin guys. So hindi na lang natin mga ilang saglit para maluto natin yung mga pagka ingredients. Tapos tignan ang finished product ng linoto ko guys. Hopefully magustuhan nyo, at kung may mga katanungan kayo regarding sa video na to, pwede ko kayo mag-comment. Sasagutin ko lahat ng comment nyo. Kung may suggestion kayo regarding sa pagluluto ko, may mga kulang ako, mali yung procedure ko, mali yung ginagawa ko, guys, open ako. Makinig sa inyo.
So, tingnan natin guys ang susunod na ano ko. Video ko sa mga susunod kasi hindi pa man di ako makapag-broadcast ngayon dahil nahirapan ako guys. Nakatuan ako ngayon sa paghahanap buhay ko. So, lalagyan na natin ng suka. Huwag masyadong kung dami ng suka guys, kasi di na makain. Naging paksiw na yung sweet and sour natin. So guys, kasi pag magluto kasi ako, ito yung ginalagay ko. Ginalagay ko ganito, pampatamis. And the same time ano rin to sa kulay English yung guys same time. So ganun lang. Kung gusto nyo naman ano, lagyan na ng konting tubig, tubig na mainit. Kulang kunti lang ilalagay nyo guys kasi lagyan na dadagdagan natin ng sugar para medyo itamis. Kulang yung ketchup ginagay ko. Natin ng apoy kasi paluto na rin yung ano. Ayan. So, kunti lang yung ginawa kong sauce kasi apat lang naman nahiwan at na isda yun. So, hindi na kailangan marami. Ganun lang guys. Simple. Pagluto-luto ko rin sa bahay. At the same time, nalilibang din ako. Ayan guys, lalagyan na natin ang mga ano. Lagyan natin ng kunting paarte. Diba? Para naman pag kumain kayo kasama ng pamilya mo, medyo maganda naman dating. Alright. Yan lang, ito lang ginagawa ko sa aking buhay. Pag walang biyahe, walang work at medyo masipag sa bahay, gumagawa ako. So ganun lang, pasipag lang. So mabuksan na natin yung sauce na guys. Guys, ito na yung finished product ulit. Sana nagustuhan nyo aking pagluluto at sana hindi kayo magsawang sumuporta sa channel ko. Salamat guys. Ingat kayo. Love you. Thank you guys sa pagpapanood ng video na to. I hope nagustuhan nyo. Mag-like. I-share nyo na rin. Mag-comment. Sasagutin ko lahat ng comment nyo. Salamat guys.